Magandang araw mga bata! Welcome to Science 3, Week 3 to 4. Ako ang inyong guro, Ma'am Michelle M. Pedroso. Handa na ba kayo sa panibagong aralin mga bata? Halina at sabay-sabay tumuklas at matuto. Ihanda ang mga sunusunod: Science Self-Learning Module, Science Notebook at Pen. Layunin, natutukoy o nailalarawan kung ang isang bagay ay gumalaw, lumayo o lumapit sa kanyang pinanggalingang tao, bagay o lugar. Ngunit bago tayo dumako sa panibagong aralin, magkaroon muna tayo ng balikan. Tukuyin kung paano napapagalaw ang mga sumusunod na bagay. Number 1. Paano napapagalaw ang pako? Tama! Sa pamamagitan ng magnet ay maaaring gumalaw ang isang pako. Number 2. Paano napapagalaw ang saranggola? Mahusay! Sa pamamagitan ng hangin ay maaaring gumalaw ang isang saranggola. Number 3. Paano napapagalaw ang isang cart? Tama! Sa pamamagitan ng pag-push o pagtulak ay maaaring gumalaw ang isang cart. Mayroong iba't ibang paraan kung pumapagalaw ang mga bagay. Maaari sa pamamagitan ng pag-push o pagtulak, pag-pull o paghila, o sa paggamit ng hangin, tubig o magnet. Ngayon ay dumako na tayo sa panibagong aralin. Posisyon ng isang tao o bagay batay sa punto ng diferensya or point of reference. Pagmasdan ang larawan A. Nagpapakita ba ito ng paggalaw? Tama! Paano mo nasabing gumalaw ang lalaki sa larawan? Alin ang punto ng referensya or point of reference? Ang point of reference o ang pinanggalingan ng lalaki ay ang bundok. Mula sa bundok ay nakarating siya sa ibaba. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang direksyon o nagkaroon ng paggalaw. Larawan B, nagpapakita ba ito ng paggalaw? Tama! Paano mo nasabing gumalaw ang mga bata sa larawan? Alin ang punto ng referensya or point of reference? Ang point of reference o ang pinanggalingan ng mga bata ay ang dulo ng daan. Mula sa dulo ng daan ay nakarating sila sa unahan. Nagkaroon ng paggalaw. Larawan C. Nagpapakita ba ito ng paggalaw? Tama! Paano mo nasabing gumalaw ang bata sa larawan? Alin ang punto ng referensya or point of reference? Point of reference o ang pinanggalingan ng bata ay ang unang poste. Mula sa unang poste ay nakarating siya sa ikalawa, patungo sa ikatlo. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang direksyon o nagkaroon ng paggalaw. Sa larawan din naman, nagpapakita ba ito ng paggalaw? Tama! Paano mo nasabing gumalaw ang bata sa larawan? Alin ang punto ng referensya or point of reference? Ang point of reference o ang pinanggalingan ng bata ay ang itaas ng slide. Mula sa itaas ay nakarating siya sa ibaba. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang direksyon o nagkaroon ng paggalaw. Alam niyo ba mga bata na masabi mong gumagalaw ang isang bagay o tao kapag natukoy mo ang pinagmulan na posisyon? Ang force ay pwedeng magpagalaw ng tao o bagay at masabing siya ay gumagalaw at naiiba ang direksyon. Ang galaw ay pwedeng mahina, mabagal o mabilis. Pagmasdan natin ang larawan. Ang larawan A, B at C. Makikita natin sa larawan A na ang bata ay nasa kanyang bahay ng 7 a.m. Pagkalipas ng ilang minuto, ang bata ay nakarating sa butika. Pagkalipas ng ilang oras, ay nakarating siya sa palengke. Ano kaya ang point of reference? Ang point of reference ay ang kanyang bahay. Mula sa bahay, nagkaroon ng pagbabago sa direksyon o nagkaroon ng paggalaw. Kaya ang bata ay nakarating sa butika patungo sa palengke. Ano ba ang point of reference? Ang punto ng referensya or point of reference ay ang indikasyon ng lokasyon ng isang bagay o tao ayon sa kinaroroonan nito. Subukin natin ang inyong kakayahan. Pagmasdan ang larawan, isulat ang check kung ito ay nagpapakita ng paggalaw at X kung hindi. Kung ito ay nagpapakita ng paggalaw, tukuyin ang point of reference nito. Number 1. Nagpapakita ba ito ng paggalaw? Ano ang point of reference nito?
tingnan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay check. Ang point of reference nito ay ang bahay. Mula sa bahay, ang bata ay nakarating sa paaralan. Nagkaroon ng paggalaw o pagbabago sa kanyang direksyon. Number 2. Nagpapakita ba ito ng paggalaw? Ano ang point of reference nito? Check or X? Ang tamang sagot ay check. Ang point of reference nito ay ang starting line. Mula sa starting line, nakarating siya sa finish line. Number 3. Nagpakita ba ito ng paggalaw, check, or X? Ano ang point of reference nito? Ang tamang sagot ay X. Wala itong point of reference sapagkat walang nakitang pagbabago sa direksyon ng babae. Number 4. Nagpapakita ba ito ng paggalaw? Ano ang point of reference nito, check, or X? Ang tamang sagot ay check. Ang point of reference nito ay ang beach. Mula sa beach, ang batang lalaki ay nakarating sa dagat. Number 5. Nagpapakita ba ito ng paggalaw? Ano ang point of reference nito? Check or X? Ang tamang sagot ay check. Ang point of reference nito ay ang simbahan. Mula sa simbahan, nagkaroon ng paggalaw kaya ang pamilya ay nakarating sa park. Ano ang ating pinag-aralan? Tandaan, masasabi mong gumagalaw ang isang bagay o tao kapag natukoy mo ang pinagmulan ng posisyon. Ang force ay pwedeng magpagalaw ng tao o bagay na makina, mabagal o mabilis. At ang punto ng referensya or point of reference ay ang indikasyon ng lokasyon ng isang bagay o tao ayon sa kinaroroonan nito. Para sa inyong gawain, gawin ang inyong gawain sa inyong Science Self-Learning Module. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa ay naunawaan ninyo ang ating aralin. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at share at pindutin din ang bell button para sa notifications para sa mga susunod pa nating mga videos. Muli, ako ang inyong guro, Ma'am Michelle M. Pedroso. Hanggang sa muli!